Alam na nga daw ni Coach Malone, mga idol, ang sekreto para manalo ang team ng Nuggets sa NBA Finals. Pero bago natin yan pag-usapan, balita muna tayo ng saglit patungkol sa Lakers. At ito ay patungkol dito kay Anthony Davis, dahil mga idol, matapos nga na mabalita nung nakaraan na ang Lakers ay wala pang interest na bigyan ng contract extension si Anthony Davis hanggang sa next year's June, ay lumabas nga ang balita ni Chris Haynes that the Lakers will take care of AD nga daw and get something done. Mukha ngang instead sa kalagitnaan ng season, bibigyan si AD ng contract extension ay ngayong summer na yata. Ngayong off-season na yata mabibigyan ng extension si Anthony Davis matapos niyang mag-sign ng 5-year deal sa Lakers noong taong 2020. Ano ba lang mga idol, yan nga ay talagang dapat na gawing move ng Lakers. I think mga idol, dapat hindi na nga nila pakawalan itong si Anthony Davis, dahil alam naman natin na si LeBron ay medyo nagpaparamdam na nga ng kanyang possible retirement in the future. At kapag nawala si LeBron at wala pa si AD, ay nga nga na naman ang Lakers, wala na naman silang star to lead them. Kaya I think mga idol, ang best move para sa Lakers ay ilak na. Igandado na si Anthony Davis for the future. Para nga mga idol, siya na talaga ang humawak ng torch manguna mag-lead sa team ng Lakers kapag si LeBron ay nagretiro na nga. At ngayon ay pag-usapan na nga natin ang nasabi ni Coach Malone sa kanyang interview. Dahil mga idol, itong kanyang mga nasabi, pero sabi niya nga muna na ang ginawa nga daw ni Nikola Jokic ay hindi na niya daw ikinagugulat. Dahil expected na nga daw ito mga idol sa kanya, yung kanyang historic performance nung Game 3. At dahil ilang beses niya na rin daw mga idol na ipinakita dito kay Coach Malone ang kakayanan ni Anthony Joker na he is built for these moments. He thrives nga daw in the biggest stage sa mga ganitong big games. At sabi niya nga na kung napansin nga daw natin sa Game 3 na hindi niya na nga daw inupo sa second half itong si Nikola Jokic. Sa buong second half, buong third and fourth quarter ay kanya na nga mga idol na pinaglaro. At noong kinongratulate niya na nga daw si Jokic mga idol sa kanilang locker room, ay kanya nga sinabi sa kanya na parang may nadiskubre nga daw sila na paraan para manalo sa mga next games nila sa seryeng ito. At yun nga daw mga idol ang hindi pagpapaupo kay Nikola Jokic sa second half. Sabi nga daw ni Coach Malone kay Jokic na kabaka for the rest of the series ay hindi na nga siya makatikim ng pahinga pag nag-umpisa ang third quarter. At ang dahilan nga daw niyan mga idol kung bakit gustong gawin niya ng Nuggets coach ay dahil kapag nasa court daw itong si Nikola ay hindi biniblitz or dinodouble team na itong depensa ng Miami Heat si Jamal Murray. Dahil napansin niya nga daw kapag nakaupo itong si Jokic ay doon talaga tinatarget ng Heat defense itong si Murray, biniblitz mga idol at talagang dinodouble team, inaalis sa kamay niya ang bola. Pero kapag magkasama nga daw sila sa court mga idol ay hindi ma-double team ng Heat defense si Jamal dahil mau-open itong si Nikola Jokic. At yan nga daw mga idol ang nadiskubre net ni Coach Mike Malone sa game number 3 na hindi niya na iuupo itong si Nikola Jokic mga idol sa mga second half nang dahil mas matindi nga ang kanilang opensa at mas nahihirapan ang depensa ng team ng Miami Heat. So in short mga idol, Nikola Jokic will play more minutes sa mga susunod pa nga nilang games. And well, dahil NBA Finals na ito, ay kung pwedeng maglaro si Jokic ng buong game, ay dapat paglaruin niya ng mga idol. It's now or never. Kung mas okay pala na si Jokic ay laging nasa floor ng Nuggets naglalaro, mas maganda ang takbo ng opensa, ay dapat mga idol mag-ala LeBron James na itong si Nikola Jokic at maglaro nga for 48 minutes.